Hola, bienvenidos todos. Me llamo Cristian, soy el profesor y voy a enseñarte español, ¿vale? Empecemos. Okay, so kagaya nga ng sinabi ko, dapat mag-uumpisa tayo sa phrases. So ito yung unang-unang dapat nyong aralin at kabisaduhin. Pinakang usable at top Spanish phrases na magagamit nyo agad ngayon. Kung hindi nyo alam kung bakit phrases yung dapat unahin, panoorin nyo muna yung video na to kung saan in-explain ko yung buong plano ng pag-aaral ng language. So ayan, simulan na natin para mabilis. So unang-una, greetings. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenos días means good morning, buenas tardes means good afternoon, and then buenas noches means good evening. So direct translation lang kasi siya. Ngayon, syempre, sunod ng greetings, tatanungin nyo kung kamusta sila. Una, como está? Como está? Alam nyo yung kamusta natin sa Pilipinas. So, como está means how are you? Ang como está, formal. So sasabihin nyo lang yan sa mas nakakataas sa inyo, mas matanda, etc. Ang informal is como estás? Merong letter S. So, como está, formal. How are you? Como estás? Means informal na how are you. Ang como estás daw, pagka tinanong mo sa iba, sasabihin nila yung detailed na explanation kung ano nangyari sa kanila. Kapag tinanong mo kung como está, sabihin nila yung nararamdaman nila talaga. Pero minsan kasi, sinasabi lang natin na how are you as a sign of, you know, hey, what's up? Yung makatanggap lang ng automatic na sagot. Pag ganun naman ang gusto nyo sabihin, ang sabihin nyo, ¿qué tal? Casual lang. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ang ¿qué tal? Parang what's up. Gusto mo ng mga rinig ng sagot na I'm fine. Pero kung gusto mo ng detalyadong sagot kung ano nangyari sa buhay nila, gamitin nyo yung como está o como estás. Ngayon, sa ibang lugar, ang ginagamit nila, ¿qué pasa? So, what has happened o what is happening? Yun. So, apat. Mamili lang kayo doon. Depende sa scenario. Iba-ibang bansa kasi iba-iba naman. Kaso, ganito magiging takbo nung lesson na to. Sasabihin ko sa inyo yung tanong and then sasabihin ko rin sa inyo yung isasagot. So, in case na itanong sa inyo yung apat na yan, ito yung sasagot nyo. Estoy bien. I am fine. O I am well. So, halimbawa, tinanong ka. ¿Cómo está? Edi, ang sasagot mo, estoy bien. Estoy bien. I am fine. Kung gusto mo, lagyan mo na muy. Muy means very. So, alimbawa, estoy muy bien. I am very well. Or I am very fine. Estoy, I am. Then, dugtungan nyo lang ng any other adjective na magde-describe sa nararamdaman nyo. So, search nyo lang. Halimbawa, I am sad. Estoy triste. I am happy. Estoy feliz. I am excited. Estoy emocionado. At sobrang dami pa. So, again, ¿cómo está? Estoy bien. Kamusta? Estoy muy feliz. So, yun lang. Pagka tatanungin nyo naman yung pangalan nila. So, ang paraan sa pagtatanong ng pangalan ng sa Spanish ay ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tandaan nyo na ang letter, ang double L sa Spanish ay binabasa bilang letter Y. So, kung hindi nyo pa yung alam yung mga rules na yan, panoorin nyo itong video na to sa taas. Ang como te llamas ay informal. So, pag tinatanong mo pangalan ng mga kaedaran mo, mas bata sa'yo. Pero, ang formal way of saying what's your name ay como se llama. Como se llama. So, ulit, como te llamas, informal. Como se llama, formal. Ngayon, meron pa pangatlo. ¿Cuál es tu nombre? Direct translation siya. So, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ang problema dyan sa phrase na yan, masyado siyang elementary. Ginagamit lang siya ng mga batang Spanish na nag-aaral ng kaaral sa elementary school. So, try nyong i-avoid gumamit ng mga sobrang basic na phrase. So, stick na lang tayo sa como te llama o como se llama. Como te llamas o como se llama. Kasi yun yung ginagamit talaga. Kaya ko lang sinabi ang phrase na yan para aware kayo. Ngayon, paano kung kayo naman yung tinanong nan tapos gusto nyong sumagot ng my name is? So, ito yung mga phrase na pwede nyong gamitin. So, una, me llamo. Me llamo. Me llamo Christian.
May yamo Juan, may yamo Christine, etc. So may yamo, tas dugtong yung pangalan nyo. Ang ibig sabihin nun, my name is. Pero ang ginagamit ng majority ng ibang mga lugar, soy. Soy means I am. So soy Christian, I am Christian. Soy Juan, I am Juan. Soy Rio, I am Rio. So mamili lang kayo sa dalawa. May yamo Christian o soy Christian, parehas lang naman yun. Ngayon, again, may pangatlong praise. Yun yung mi nombre es. Mi nombre es Christian, my name is Christian. Ang problema din dyan sa praise na yun, direct translation siya. So, ginagamit lang siya ng mga bata. So, as much as possible, avoid natin yan. So, next, age. Sobrang dali lang nito kasi dalawa lang naman yung praise na kakabisaduhin nyo. So, una, tengo 19 años. I am 19 years old. Tengo, then yung taon, tapos años. So, tengo 20 años, I am 20 years old. Tengo 7 años, I am 7 years old, etc. Kung gusto nyo naman itanong sa iba, ang sasabihin nyo, ¿cuántos años tienes? Ulit, ¿cuántos años tienes? How old are you? So, kapag ang usapan, lugar kung saan ka nakatira, so, merong tatlong phrase na magagamit mo. So, una, vivo en. Vivo en means I live in. So, vivo en Pilipinas, I live in Pilipinas. Vivo en Madrid, I live in Madrid. Vivo en Italia, I live in Italy. Vivo en Estados Unidos, I live in USA. Pwede rin namang soy de. Soy de means I am from. So, kung yung I am from, syempre origin. Kasi taga saan ka mismo. So, pwede nyo sabihin, soy de Filipinas, I am from the Philippines. Soy de Madrid, I am from Madrid. Soy de Japan, I am from Japan. So, isa-search nyo lang yung pangalan ng country. I am from blank. Ngayon, kung specific place naman, halimbawa, I am in the school, I am in the restaurant, pwede nyo gamitin to. Estoy en. Estoy en la escuela. I am in the school. Estoy en la restaurante. Estoy en el restaurante. I am in the restaurant. So, estoy en, I am in. Pag itatanong nyo naman kung taga saan sila o saan sila nakatira, unang-una sa listahan, donde vives? Donde vives? Ibig sabihin nan, where do you live? So, donde vives? Vivo en Pilipinas. So, donde vives? Vivo en Manila. Meron pa isa. De donde eres? De donde eres means where are you from? De donde eres. So, pwede kayo mag-cycle dyan sa dalawang phrase na yan. So, donde vives? Where do you live? De donde eres means where are you from? So, meron pang pangatlo. Hindi naman to ginagamit. Ginagamit lang to sa specific location kagaya no kanina. Donde estás? Donde estás means where are you? Halimbawa, may kusap kayo sa telepono o kaya sa chat. So, tinanong kayo, donde vives? Ang sasagot nyo, syempre, vivo en Pilipinas. Kung nasan man kayo. Specific location, vivo en Manila, o estoy en Cavite, etc. So, mag-cycle lang kayo dyan sa tatlong phrase na yan. Tapos, kung magtatanong kayo, gamitin nyo lang din yung tatlong phrase. So, yun lang. Ngayon, by the time nandito na kayo sa usapang ganito, syempre sasabihin nyo na, nice to meet you, o kung ano mang phrase na related dun. So, ito yung ways para sabihin, nice to meet you. Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Go to phrase kasi yan. So, halimbawa, tinanong ko pangalan nyo, ¿cómo te llamas? And then, sinagot nyo pangalan nyo, me llamo blank. And then, nasabihin ko, me llamo Christian. Mucho gusto. Ang pangalawang phrase, encantado. Encantado. Ang encantado, ginagamit siya ng lalaki. Pero kung babae ka, ang gagamitin nyo, encantada. That means delighted o cherish o kung anumang word na related dun. So, ginagamit siya para sa kausap mo na inintroduce yung sarili nila. Halimbawa, tinanong ko pangalan nyo, ¿cómo te llamas? Then, sinagot nyo. Then, sabihin ko, me llamo Christian, encantado. Then, ang sasabihin nyo, encantada, kasi babae kayo. Kaya bahala kung kailan nyo gusto sabihin yan, pero usually sinasabi natin yan pag inintroduce nila yung pangalan nila. So, late ko na nasabi. Ito pa, pag sabi kayo ng goodbye, so ito yung ways para sabihin goodbye. Una, adios. Alam nyo na yan, adios. Hasta luego, see you later. And then, hasta mañana, see you tomorrow. Ngayon, ang problema sa adios, masyado siyang harsh.
gagamitin lang siya kapag matagal kayong hindi magkikita. Ang hasta luego, sasabihin kapag makikita mo pa siya within this day. Kasi hasta luego means see you later. Hasta mañana, see you tomorrow. Avoid using adios kasi sobrang siya, harsh. Ibig sabihin, ayaw makita yung tao na matagal. So mag-release pa ako ng mga phrases na maganda gamitin, yung mga starters at specifically na magagamit through chats at video call since yun lang naman yung way nating mga Pilipino mapractice ng language since kakaunti yung mga foreigner na mapapag-practice natin ng language na to. So kung gusto niyo ng mga ganitong tutorial kung saan i-explain ko lahat ng alam ko tungkol sa grammar na medyo mahirap, then i-follow, like, subscribe at i-share nyo lang to sa mga friends nyo para maging masaya yung pag-aaral na may kasama. Yun lang, maraming salamat. May yamoklis yan. Soy El Profesor. Gracias por ver. I-subscribe. Hasta luego.